May katapusan ang lahat ng kasamaan. Yan ang papatunayan ng chapter 268 ng Jujutsu Kaisen dahil dumating na tayo sa wakas ni Ryomin Sukuna at ng kanyang alagad na si Oraume. Alamin kung paano nagpaalam sa kwento ang dalawang karakter na ito dahil ipapaliwanag ko yan kasama ng pagkabuo muli ng tatlong pangunahing karakter ng istorya. Nagumpisa ang kabanata sa eksena kung saan makikita natin si Sukuna na kinakausap si Megumi. Tinatanong ng King of Verses kung paano pa nagagawa ni Megumi na magpatuloy, gayong hinayaan ito si Sukuna na makasalib sa kanya. Pinatay niya ang kanyang kapatid at hindi tinanggap ang kamay ni Yuji noong gusto siya nitong tulungan. Higit pa dito, pinaalala din ni Sukuna na ang pagligtas ni Megumi kay Yuji noon ang naging dahilan sa pagkamatay ng libu-libong tao. Nagbagong anyo si Sukuna, parang naging isa siyang malaking anino at kakainin ng nakayokong si Megumi. Sinabi ng King of Curses na sumuko na si Megumi dahil hindi na ito mabubuhay pa ng normal, kaya wag na itong lumaban pa at iwan na lahat kay Sukuna. Hindi matanggap ni Sukuna na talo na siya at kumakapit siya sa kaunting pag-asa na hayaan siya ni Megumi na kontrolin muli ang kanyang katawan. Nagsalita si Megumi. Tinanong nito kung bakit parang desperado si Sukuna. Sinabi niya na kung gugustuhin ni Yuji, kaya niyang wasakin ang kaluluwa ni Sukuna mula sa loob ng katawan ni Megumi. Bukod dito, hindi din matatagalan ng King of Curses ang epekto ng resonance. Sa madaling salita, sinasabi ni Megumi ang mga dahilan kung bakit natalo si Sukuna. Una ay dahil sa soul damaging attacks ni Yuji. Pangalawa ay dahil sa straddle technique ni Nobara. At ang pangatlo ay dahil sa paglaban ni Megumi sa pagsanib ni Sukuna. Habang unti-unting lumiliit ang sukat ng maitim na kaluluwa ni Sukuna, pinaalala ni Megumi sa King of Curses na maglalaho na ang 19 na daliri niya kasama ng kanyang kaluluwa at ang natitirang isa na hawak nila Nobara ay hindi na niya maaasahan pa para manatili ang kanyang buhay. Ibig sabihin, kahit pala iluwa ni Sukuna ang kanyang mga daliri, wala pa rin siyang ligtas sa oras na mawasak ni Yuji ang kanyang pinakakaluluwa na nasa katawan ni Megumi. Kinutya ng binatang sorcerer si Sukuna sa pagkasabi na nakikita niyang pati pala ang King of Curses ay takot sa kamatayan. Pagkatapos ay minaliit niya ang mga sinabi sa kanya ni Sukuna sa paglalahad na hindi niya kailanman hinangad magkaroon ng maayos na buhay. Pero marami pang tao sa mundo. At sa tingin ni Megumi, gusto niyang subukan muli mabuhay para sa mga taong ito. Nawasak ang barrier ng Domain Expansion ni Yuji matapos niyang bitawan ng huling suntok niya kay Sukuna na may kasamang Black Flash. Dahil sa lakas ng kanyang pag-atake, tumalsik ang katawan ni Megumi at tumiwalay sa parteng kinokontrol ni Sukuna. Makikita ang mga parte ng katawan ng orihinal na anyo ni Sukuna na nadurog at humiwalay mula sa katawan ni Megumi. Makikita ang kakaibang anyo ni Sukuna. Naghalo-halo sa pisikalidad nito ang mata, bunganga at kamay ng King of Curses na pilit na inaabot si Megumi. Subalit, dahil sa tuluyang paglaya ng sorcerer, unti-unting nalusaw ang katawan ng King of Curses. Cursed energy ang ginamit ni Sukuna para ibalik ang kanyang orihinal na anyo. Kaya ngayong wala na siyang katawan, babalik na din siya sa pagiging cursed energy. Bumagsak sa sahigang katawan ni Megumi at ang natitirang laman sa anyo ni Sukuna. Mukha itong tae ng aso na tinubuan ng mukha. Takot na takot ito at parang hinihingal sa paghinga. Nakakatawa na ang nakikita natin ngayon ay ang kinikilala na King of Curses. Mas masakla pa ang kanyang naging katapusan kaysa sa mga sorcerers na natalo niya. Lumapit si Yuji kay Sukuna kaya lalo itong kinabahan. Tinanong siya ni Yuji kung ano na ang kanyang gagawin. Dito, naalala ng King of Curses ang sinabi sa kanya ni Yuji sa chapter 265. Kung saan pinapabalik ng ating bida si Sukuna sa kanyang katawan at pakawala na si Megumi. Kung sinunod lamang ito ng King of Curses, mas matagal pa siguro ang kanyang buhay. Tinawag ng ating bida ang pangalan ni Sukuna at sinabi dito na sila ay iisa dahil si Sukuna ay si Yuji. Sinabi din ng sorcerer na ipinanganak silang dalawa sa mundo na merong kaakibat na sumpa. At kung magiging anong klaseng halimaw sila ay nakadepende sa swerte. Pero si Yuji ay merong isang lolo. Kung ating matatandaan sa chapter 265, sinusubukan ni Yuji na ipaintindi kay Sukuna ang kahalagahan ng mga tao sa kanilang paligid sa pamamagitan ng pagkukwento kung gaano kabuti ang kanyang lolo at ang importansya nito sa buhay ni Yuji. Kinuha ni Yuji ang naghihingalong anyo ni Sukuna gamit ang dalawang palad at sinabi niya na susubukan niya muling ipaintindi kay Sukuna na pwede silang mabuhay nang hindi isinusumpa ang ibang tao pero mamumuhay sila kasama ang mga ito.
Pinadama din ni Yuji ang kanyang awa kay Sukuna sa paglalahad na kahit walang handang tumanggap kay Sukuna, kaya ni Yuji na mabuhay kasama ang King of Forces. Bago mawala ng buhay ang kanyang lolo, kabilin-bilin na nito na huwag mamamatay si Yuji ng nag-iisa at dapat ay napapaligiran siya ng kanyang mga kaibigan pag dumating ang kanyang oras. Maaaring naalala ito ni Yuji. Naaawa siya kay Sukuna dahil mamamatay itong mag-isa, kaya sinamahan niya ang King of Curses hanggang sa huling sandali nito sa mundo. Sumagot si Sukuna sa mga sinabi ni Yuji. Ayon sa kanya, hinahangaan niya na hanggang sa puntong ito, daladala pa rin ni Yuji ang kanyang nakakatawang paniniwala. Binigkas niya ng buo ang Yuji Itadori at sinabing huwag siyang mamaliitin ni Yuji dahil si Sukuna ay isang sumpa. Unti-unting humalo sa hangin ang maliit na anyo ni Sukuna at tuluyan na itong nawala sa mga kamay ng ating bida. Si Ryomin Sukuna ay isinilang na isang sumpa, nabuhay bilang isang sumpa at namatay pa rin na isang sumpa. Mula umpisa hanggang katapusan, hindi niya binago ang kanyang pagkakakilanlan at patuloy na pinanghawakan ng alias na karugtong ng kanyang pangalan. Siya ang King of Curses. Lumipat ang eksena sa kabilang panig ng Shinjuku. Makikita dito si Oroumi at Kenji Hakari. Nakahubad silang dalawa at mukhang pagod na pagod dahil nakailang rounds na sila. Sinabi ni Oroumi na tapos na. Ganito din ang sinabi ni Hakari. Tapos tumayo na silang dalawa. Hindi ko alam kung anong pinagagagawa ng dalawang to, pero sobrang nakakadismaya na hindi man lamang natin nakita natapatan ni Hakari si Sukuna. Tinanong ni Hakari kung anong gagawin na ngayon ni Oroumi. Sumagot naman ang cursed user sa pagkasabi na tapos na ang lahat kaya wala na siyang gagawin pa. Pinagpalagay niya din na natalo si Sukuna dahil lamang sa katawang ginagamit nito. Ang komentong ito ni Oroumi ay maaaring nangangahulugan na alam niyang si Sukuna ay natalo hindi lamang dahil sa pagkagising ni Megumi, bagkos natalo ito dahil kay Yuji, ang unang vessel na ginamit ni Sukuna. Sinabi ni Oroumi kay Hakari na natakasan ng mga ito ang kamatayan dahil ipinanganak sila 1,000 taon matapos ang buhay ni Sukuna. Dinagdag din ng cursed user na hindi malakas sila Hakari, talagang kasama lamang nila ang swerte. Ang maaaring kahulugan ng gustong sabihin ni Oroumi ay konektado sa kakayahan ni Kenji Hakari, partikular sa domain expansion nito na umaasa sa swerte. Sumagot si Hakari sa sinabi ni Oroumi. Ayon sa sorcerer, ang pagkasabi sa kanya ng kalaban na swerte lamang ang nagpapalakas sa kanila ay ang pinakamagandang papuri na pwede niyang matanggap. Tumawa si Oroumi at sinabi niyang tama si Hakari. Pagkatapos nito ay pinagyelo ni Oroumi ang kanyang leeg at binasag ito upang tapusin ang kanyang sarili. Si Oroumi ay nagsilbi kay Sukuna simula pa lamang Heian Era. Noong nabuhay siya sa kasalukuyang panahon, araw-araw niyang ninais na mapaglingkuran muli ang King of Curses. Sa katunayan, isa lamang siya sa iilang karakter na nagawang makipagkwentuhan kay Sukuna na parang kaibigan. Nagpapakita ito ng pagiging malapit nilang dalawa. Kaya nang malaman niya na wala na si Sukuna, wala na ring silbi ang kanyang buhay. Sapat na dahilan para ito'y kanya ng wakasan. Lumipad ang mga yelong nilikha ni Oroumi. Nagniningning ito at pinagliwanag ang paligid. Sapat para matakpan ng mga hibla ng cursed energy na nagpapadilim sa kalangitan. Ang laban ng ating mga bida kontra sa King of Forces ay nagumpisa sa chapter 223 at natapos ngayon sa chapter 268. Lumipat ang eksena matapos ang ilang oras o araw. Makikita si Megumi na nagising mula sa pagkakatulog. Nakita ng binata si Nobara na ipinapasok ni Yuji sa loob ng kahon, kaya tinanong niya ang dalawang kaibigan kung ano ang ginagawa nila. Ang gusto gawin nila Yuji ay ang prank na ginawa ni Gojo sa Goodwill event noong ipinakita nitong buhay pa si Yuji. Tinanong ni Nobara kung anong reaksyon ng dalawa niyang kaibigan na malamang buhay pa siya. Sinabi ni Yuji na naiyak siya sa tuwa noong makita ang resonance, samantalang si Megumi naman ay hindi na nasupresa ngayon. Dahil alam na niya ito kahit noong nakasanib pa sa kanya si Sukuna. Hindi ako makapaniwala na nakikita natin ngayon ang tatlo na magkakatabi at masayang nagkukwentuhan sa kabila ng lahat ng nangyari. Sinabi ni Yuji sa kanyang mga kaibigan na dahil kompleto sila, mas maganda kung bubuksan na nila ang kanyang hawak. Ito ay ang mga sulat na nasa loob ng sobre. Galing ito kay Gojo na ibinigay naman ni Shoko para kanila Megumi at Nobara. Walang sulat na natanggap si Yuji dahil nakausap naman niya si Gojo bago ang laban nito kay Sukuna. Binuksan ni Nobara ang liham na natanggap niya mula kay Gojo. Medyo nabigla ang babae sa kanyang nabasa
kaya tinanong ni Yuji kung anong laman nito. Sinabi ni Nobara na nahanap ni Gojo ang kinaroroonan ng kanyang ina at kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Nilukot ni Nobara ang papel at sinabing hindi siya ganun ka-interesado. Malaki ang posibilidad na hinanap ni Gojo ang nanay ni Nobara hindi lamang para ipaalam sa kanyang estudyante ang lokasyon nito. Bagkos, gusto din malaman ng guro kung saan naman ni Nobara ang kanyang espesyal na kakayahang tinatawag na Straddle Technique. Maya-maya, napansin ang dalawa na parang tumatawa si Megumi habang binabasa ang sulat mula kay Gojo. Kaya inagaw nila Yuji ang sulat sa kamay nito at nabigla sila sa nilalaman nito. Sapagkat, sinasabi ni Gojo na sa kasamaang palad, wala na ang tatay ni Megumi dahil pinatay na siya ni Gojo. Hindi mapigilan ni Megumi na humalakhak matapos mabasa ang sulat. Si Toji Fushiguro na ama ni Megumi ang pinagmula ng maraming kaguluhan sa Jujutsu Society simula sa pagkamatay ng Star Plasma Vessel hanggang sa pagkabuhay ni Kenjaku sa katawan ni Geto. Kaya sigurado ako na bilang isa siyang Zenin, narinig ni Megumi ang istorya ni Toji mula sa ibang tao. Napansin ni Nobara na mag-aalas dos na ng hapon kaya sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na kailangan na nilang magmadali dahil tatagpuin pa nila si Maki. Sinabi ni Yuji na lahat ng kanilang kaibigan ay nasa lugar kaya tumayo na din si Megumi at sinabi niya na kailangan niyang humingi ng tawad at magpasalamat sa kanilang mga kasama. Ang pagliligtas kay Megumi ay isa sa pinaka-prioridad ng ating mga bida sapagkat kung tutuusin, pwede na nilang paslangin si Sukuna kasama si Megumi pero hindi nila ito ginawa hanggat maaari. Sinabi ni Nobara na hindi ang pagtanong ni Megumi ng utang na loob ang iniisip nila ngayon. Nagtaka ang binatang sorcerer kaya pinaliwanag sa kanya ni Yuji na magkasama-sama sila dahil kay Yuta. Huli nating nakita si Yuta gamit ng katawan ni Gojo. Natumba ito dahil sa pagka-burnout ng body hopping technique ni Kenjaku matapos niyang gumamit ng Domin Expansion. Matapos ito, wala na tayong balita sa kanya. Sinabi ni Yuji kay Megumi na kailangan nilang tulungan si Yuta. Sa huling pahina ng chapter 268, makikita ang mga seryosong mukha nila Maki, Panda at Toge. Ipinakita din ang waring nag-aalala na sila ko sa Kabe, Miwa at Momo. Tapos ang pinakahuli ay ang nakatalikod na sila Yuji, Nobara at Megumi. Parang dismayado ang tatlo, kaya tinanong ni Megumi kung ganito bang klase ng tulong ang ibibigay nila kay Yuta. Habang naglalakad silang lahat patungo sa iisang lugar, merong sumigaw ng pangalan ni Yuta. At galit na galit ito sa binatang sorcerer. Hindi na ipinakita ng kabanata kung anong nangyayari. Pero kung ako ang tatanungin, maaaring hindi ito ganun kasama. Pwedeng makita natin na buhay pa si Yuta, pero ang kanyang utak ay nanatili na ng tuluyan sa katawan ni Gojo. Nagresulta para magwala si Rika. At posible din naman na nagawa ni Yutang makabalik sa kanyang katawan. Kaya halos patayin siya ni Rika dahil sa kasiyahan. Pangyayaring susolusyonan ng ating mga bida. Ang tanong ngayon ay bakit tatlong kabanata ang igugugol ng kwento sa masayang wakas ng istorya? Ang sa tingin kong rason nito ay dahil sa loob ng tatlong kabanata, makikita natin kung paano tatapusin ng kwento ang Calling Game, ang Merging at si Tengen. Ipapaliwanag din kung ano na ang mangyayari sa mga incarnated sorcerers mula sa nakalipas na nabuhay sa modernong panahon, kagaya nila Angel at Takako Uro. Ipapakita din kung ano na ang kinahinatnan ng mga karakter na sumama sa laban kay Sukuna, kagaya nila Higuruma, Takaba at Ino. Bibigyan din ng maayos na pamamaalam ng kwento ang mga karakter na nasawi sa laban, kabilang sila Kashimo, Choso at Gojo. At tatapusin ang Jujutsu Kaisen ng kwento sa pagpapakita ng mga karakter na nakasama natin sa buong serye, mula sa mga cursed users, sorcerers at sa ating mga bida. Ito po ang full chapter review ng chapter 268 ang Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa baba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!